And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Fourteen years kang nakipaglaban sa sakit mo. Hi DJ Rocky. Dapat nung Father's Day ko pa ipapadala to. Kaso ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para sumulat sa'yo. Paano ko ba sisimulan to? Hindi ko na itatago ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang ako sa palayo ko. Ako si Bok. At ito ang aking secret file. Year 2006. Fresh graduate ako ng high school. Dahil salat sa pera, walang kakayanan sila mama na pag-aralin ako ng college that time. So, itong tsuhin ko na si Uncle Boy, bunsong kapatid nila mama, ay tinawagan ako kung gusto ko raw munang alagaan ang panganay niyang anak para naman hindi masayang ang araw ko. Siyempre, awkward para sa akin kasi lalaki ako pero taga-alaga ng batang ipapagawa sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, higit isang taon pa lang ang panganay ni Uncle Boy nung mga panahong yun. At pag ganong edad, makulit. So, dahil wala akong income at naisip ko ayokong tumambay, eh pumayag ako. Total, may bunsong kapatid pa naman ako that time. At sa kanya ako nasanay na mag-alaga ng bata. Wala kasing time mag-alaga sina Uncle that time. Dahil public school teacher si Auntie Che, asawa ni Uncle Boy. At si Uncle Boy naman ay nagtatrabaho that time sa isang beverage company sa probinsya namin. Malaking kumpanya ng soft drinks. Hindi ko nababanggitin ang brand name. At dahil hindi magkatugma ang schedule ng pasok nilang mag-asawa sa kanilang trabaho, minabuti nilang humanap ng makakatulong para maalagaan ang panganay nila. Ako yun. Panggabi kasi palagi si Uncle sa trabaho niya. At maghapon naman sa school si Auntie. So stay in ako sa kanila. At dahil umaga nang nakakauwi si Uncle galing trabaho, tsaka palang papasok si Auntie sa school. Ako naman sa pag-aalaga lang minsan nakafocus. At paminsan, pag nauwi si Uncle, hindi pa agad ito makakatulog. Ang ginagawa niyan, bibilian ng alak at tatawagin niya yung bayaw niya para tumagay saglit bago't matulog. Halos araw-araw ganun lang ang rutin niya. Papasok sa hapon, uuwi sa umaga. At minsan, hindi nawawala ang inuman bago matulog. Minsan nga, yung sahod niya nung time na yon. Pag uwi niya sa bahay, inuman sila. After inuman, nakakatulugan na niya yung mga pera sa tabi niya na nakakalat lang sa kwarto nila. Ako naman, nililigpit ko ang mga pera niya. At sasabihin ko na nilagay ko sa bulsa ng pantalon niya pag nagising na siya. Mabait tong tsuhin kong to. Wala akong masabi. Dahil mula bata pa kami, siya na yung nakalakihan namin. At dahil bunso nga siya sa magkakapatid, walong magkakapatid, eh parang kuya na lang ang turing namin sa kanya. Magaling siyang makisama, lalo na sa mga kabataan sa barangay namin. Back in 1998 ata yun, eh nanalo nga siyang SK chairman sa barangay namin. At dahil doon, lalo pa siyang hinangaan.
Dahil maliban sa pagiging active bilang SK, magaling din siyang maglaro ng basketball. Magaling sa crossover at Eurostep, kung tawagin. Nung kalakasan pa niya, naging mentor din siya sa mga kaadaran niya. Tinuruan niya sila kung paano maging point guard sa liga. Kahit hindi katangkaran si Uncle, pero magaling talaga siya sa larangang yun. At hindi lang yan, dahil may talento din siya sa pagdodrawing o lettering. Kaya hinahangaan ko siya ng sobra. Hindi lang ako, halos lahat kaming mga pamangkin niya, lodi namin siya. Actually, dyan yata na in love si auntie sa kanya. Sa galing niyang gumuhit. Hindi ko kasi makakalimutan. Hindi pa uso noon yung mga charcoal na paggawa ng portrait. Siya, mano-mano ang paggawa niya ng mga portrait. As in lapis lang. At mga basic na gamit lang ang gamit niya sa pagguhit. Kasi naman, ginawan lang naman niya ng portrait si auntie. At mukha ni Auntie Che ang ginuhit niya. Ewan kung nanliligaw pa lang siya noon o sila na. Basta, napaka-vivid o nostalgic lang noong mga panahong yun. At yun na nga, hindi ko makakalimutan unang sweldo ko sa kanya. Tuwang-tuwa ako dahil may pang-allowance na ako noon. At ang bilin niya pa sa akin na hindi ko makakalimutan. Oh, huwag mong solohin yan ha. Abutan mo rin si mama mo ha, para may pambili siya ng ulam niyo. Mabait kasi talaga tong si Uncle Boy. Minsan, yung napag-usapan naming sahod ko, dinadagdagan pa niya. Pero hindi naman kalakihan ha, sakto lang. So yun, hindi naman na ako nagtagal sa kanila kasi nakiusap ako sa isang tiyahin ko na kung pwede, pag-aralin nila ako kahit 2 taon lang sa kolehiyo. Pumayag naman yung isang tita ko. At dahil doon, umalis na ako kina Uncle Boy para mag-aral ng college. At eto na nga, year 2007. Hindi ko lang alam kung ano eksaktong buwan. Hindi ko makakalimutan. At hindi makakalimutan ng pamilya namin. Isinugod si Uncle sa ospital sa probinsya namin. Nalaman na may sakit siya. Meron daw siyang chronic kidney disease. Kidney failure. Kapag grumabe. Hindi pa namin maintindihan that time, pero parang malala na yung kondisyon niya. Kasi kinakailangan niyang tumigil sa trabaho. Nakakalungkot. Dahil napakabata pa ni Uncle para magkaroon ng sakit na yun. Halos kami lahat hindi makapaniwala sa kalagayan ni Uncle. Parang ayaw mag-sink in sa isip namin na kailangan niyang pagdaanan yung ganun. Hindi ko rin alam kung paano nakuha ni Uncle yung ganun. Pero, ang naikwento niya sa akin noon, dahil nga panggabi siya sa trabaho, lagi siyang nainom ng energy drink. At dahil nga nasa pagawaan siya ng soft drinks, libre ito para sa kanya. At yung paminsan-minsang pag-uwi niya galing sa trabaho na pagod, at para makatulog, iinom ng alak. Pero hindi naman yung klase ng inuman na talagang walang bukas. Pero inamin din sa akin kasi ni Uncle na hindi siya pala inom ng tubig nung batang-bata pa siya. So simula noon, ang daming kailangang i-adjust ni Uncle sa lifestyle niya. Maraming bawal, maaalat at mamamantikang pagkain. Pero hindi nagpatalo si Uncle sa sakit niya. Kumakain siya ng healthy foods. At pag nagluluto siya ng gulay, yun, walang kalasa-lasa. Pero nasanay na lang siyang kumain ng ganun. Hanggang sa dumating yung time na kinailangan na niyang sumailalim sa dialysis para malinisan yung dugo niya. Hindi na kinakaya ng kidney niya na malinis ito. Nung umpisa, twice a week,
Hanggang sa naging thrice a week. Then tumakbo ka pa bilang kagawad sa barangay natin. At nanalo ka. Dahil doon sa pagkapanalo ng uncle, eh nagkaroon siya ng discount sa mga session sa pagdadialysis. At doon kami mas lalong bumilib kay uncle. Kwento pa nga sa akin ni uncle noon. Yung mga kabatch niya na dinadialysis, may mga pumanaw na. Yung iba, 3 taon, 2 taon, 5 taon bumibigay na. Pero siya, hindi. At doon ako bumilib kay Uncle Lalo. Imagine, simula nung nagkaroon siya ng karamdaman, kahit walang lasang kinakain niya, laban lang. Kahit pakiramdam niya pagkatapos niyang ma-dialysis, eh pagod na pagod siya. At ang hirap makakilos. Laban lang. Kung tutuusin, may option naman para magpa-kidney transplant. Marami sa pamilya namin ang willing. At konti na lang pwedeng iscreen. Kaya lang, pinili mo yung ganun. Hanggang sa nakaubo pa kayo ni auntie ng pangalawang anak. Miracle boy kung tawagin ang anak nila uncle. Dahil sa kalagayan ni uncle, in fairness, nakabuo pa. At hindi nagtagal, palala na ng palala ang kalagayan ni uncle boy. Lahat na ng mamahaling gamot, tinitake ni uncle. Sabi nga ng mga kapatid ni Uncle, hindi mahalaga ang pera, basta gumaling lang. Go! Then dumating yung time ng pandemic. Kabi-kabila ang mga paghihigpit, checkpoints. Buti na lang, nandyan si Nainay. Si Nainay ay tiyahin namin na dentista, kapatid nila Mama. At dahil ang mga nakakadaan lang na mabilis noon sa mga checkpoint ay yung mga frontliner, sinusundo ni Nainay si Uncle Boy ng maaga para masamahan sa dialysis. Twice a week ang pagdadialysis mo noon. At hindi ko pa makakalimutan. Umuwi ako galing abroad. After nung quarantine ko sa Manila sa awa ng Diyos, nakauwi ako. Pinag-home quarantine nila ako. Then, kinabukasan, boses ni Uncle Boy ang narinig ko. Katabing bahay lang. Ako nagka-quarantine eh. Nagkwentuhan kami ni Uncle Boy. Ang daming tanong sa akin ni Uncle. Kung ano bang pinagdaraanan ko? O kung paano ang pag-trace ng COVID sa bansang pinanggalingan ko? Napakasigla pa ni Uncle Boy. Masaya siyang nakipagkwentuhan sa akin. Then August 2020. Or September 2020. Kinuwento sa akin ni Papa na lumalabo na raw ang paningin mo. Dahil daw sa stress, kakaisip sa sakit mo. Nako, Uncle. Yung mga mata mo na apektuhan na raw. Ba't naman ganun? Ba't pati mata mo na damay? Grabe. Parang walang katapusan ng paghihira pero hindi ka pa rin sumuko. Hindi ka sinukuan ng mga nakapaligid sa iyo. Malapit na ang Pasko. Ipapa-check up ng mga tita ko ang unti-unting pagkabulag mo. Bago kayo pumunta sa ospital, inakay ka nila. Nakapatong yung mga kamay mo sa balikat nila Auntie Che at sa mga anak mo.
Ayokong makita ka sa ganung kalagayan, Uncle. Dahil parang ang sakit-sakit. Dahan-dahan ang hakbang mo. At para maibsan ang lungkot, itong mga anak mong loko-loko, sinasabi nila na, "Oops, Papa! Hakbang ng mataas, may malaking bato." At nagtatawanan na lang para mawala lang yung daladala nilang sakit habang inaakay ka pa sakay sa sasakyan. Sabi mo pa noon bago ka sumakay, nasa gilid mo lang si Mang, nanay niyo. May bit-bit palaging rosary. "Mang, laban lang ha. Pag-pray niyo ko ha." At ayun, doon na nakitang may tumor na tumubo sa ulo mo, Uncle. Na naging cause ng unti-unting pagkawala ng paningin mo. Hindi nila sinasabi sa iyo ang resulta para hindi mo na isipin at hindi makadagdag sa stress mo. Pero yung tumor na yun, yun din ang nagpapahirap sa iyo. Kakaisip, palagi ka ng puyat at minsan umaga ka ng nakakatulog. Bago ka magdialysis, inaantay ka nila Papa na magising kasi nga umaga ka ng nakakatulog eh. Sabi mo pa nun, parang ayoko na magpunta sa dialysis, wala namang nangyayari, di man ako gumagaling. Then December 2020 came. Birthday mo na noon. Siyempre hindi mawawala ang mga handa. Halatang halata na ang lungkot ng mga tao sa paligid. Lahat kami pinipigilan ng mga luha kasi birthday mo. Dapat masaya lang. Nakakapanghina na makita ka naming nagbo-blow ng candle. Pero wala kang makita. Kung pwede lang ipahiram ko muna sa iyo mga mata ko sa araw na yun kasi birthday mo naman. Pero hindi pwede. Nagbiro ka na lang. Minulat mo ang mata mo ng pabiro gamit dalawa mong mga kamay. Para lang hindi kami malungkot sa birthday mo. Marami ang nagsiiyaka noon, Uncle. First time mong mag-birthday na wala kang makita. Lumipas pa ang mga araw, padala na ng palala ang sitwasyon. Base lang sa kwento sa akin ni Papa to ha. Kasi siya yung lagi mong kasama tuwing may dialysis ka. That time sa Taguig kami nakatira ng pamilya ko. Kay Papa lang ako nakikibalita. January up to March. Ayaw na ayaw mong magpa-dialysis, nagiging moody ka na. Minsan, may pagkaulyanin ka na. Dahil nga siguro sa tumor sa ulo mo. May time pa na after mo magpa-dialysis, kasama mo si Mama at Papa. Si Mama, inaalalayan ka. Binuhat ka ni Mama sa likod niya. Dahil bigla ka nalang natumba. Dahil sa panghihina mo. Si Papa naman, hindi ka maalalayan kasi PW din siya. May naipit na ugat sa bandang balikat niya. Pero nakakapag-drive pa naman ito. Then May 2021, nag-decide na silang i-admit ka. At susubukang tanggalin ang bukol mo sa ulo. Okay naman. Okay naman eh. Stable naman daw lahat. Pero nung time na idadialysis ka na, after ng dialysis mo, bigla raw nag-bleeding yung inoperahan sa ulo mo at nag-cause ng pag-coma mo. Hindi ko sure kung coma ba yung tawag doon. Basta hindi ka na nagigising. Hindi ka na nagre-respond. Marami ng mga aparatong nakakabit sa'yo. At dahil pandemya, limited lang ang nakakadalaw sa'yo. Huling response mo lang kay auntie ay ang pagluha mo. Yun ang huling response mo noon, Uncle. Dumaan pa ang mga araw, walang pagbabago sa kalagayan mo. May 21, 2021 ng hapon. Nag-decide nang iuwi ka na lang dahil malaki na ang hospital bill. At sabi, puso mo na lang ang lumalaban. Tanghali noon, May 2022. Tuluyan ka ng bumitaw, Uncle. Grabe lang. Sobra lang
yung sakit. Yung inaantay na lang na maubos. Yung oxygen tank mo. Inaantay na lang na bumaba ang heartbeat mo. Ang sakit-sakit lang na walang magawa ang mga nakapaligid sa'yo kundi antayin na lang na sumuko ka na. Pero hanggang sa huling sandali, eh gusto mo pa rin makasama ang mga anak mo, mga kapatid mo, at si Mang. Ang tapang mo, ang tatag mo. Imagine, from 2007 up until 2021, nakipaglaban ka sa sakit mo. Hanggang sa nakaburol ka na nga, kada umaga, pinapatugtog ni auntie yung favorite song mo. Sa ibabaw ng kabaong mo, ang kantang habang may buhay. Yung nasa lyrics ng kanta, yung kwento mo, uncle. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay. At dumating yung araw na may family eulogy. Lahat ng mga mahal mo sa buhay magsasalita. Kinuwento isa-isa ang mga karanasan nila na kasama ka. Sabi pa ni auntie nung time na kagawad ka pa, yung buong sweldo mo raw, binigay mo sa isang pamilyang walang makain. Na bakit? Ikaw pa. Marami naman diyang mga adik. Mga masasamang loob. Bakit ikaw pa? Nung si Papa naman nagkwento, nakwento niya na 1/4 ng buhay niya ay nakasama ka niya. Kayo ang laging magkabanding sa pagpunta sa mga sessions mo o kahit ang simpleng pagkakape sa hapon. Nagkakape daw si Papa pero ang kinakape mo ay mainit na tubig lang. Plain lang. Wala pa rin lasa ultimo kape. Magkukwentuhan lang daw kayo at magbabanding. At marami pang mga kwento tungkol sa kabutihan mo. No more pain, uncle. Sabi nga ng bunso mo, wala nang sakit dyan, Papa. At makakakain ka na ng gusto mong kainin, Papa. Puro na maliliwanag ang makikita mo dyan. Hindi na madilim. Isang taon nang mahigit mula nang iwanan mo kami, uncle. Pero parang buhay na buhay ka pa rin sa alaala namin. Siguro nga, dito papasok. Yung pinaging sinasabi ni DJ Rocky na, the people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts. Salamat sa lahat, uncle. At katulad nga ng lagi mong sinasabi sa amin, laban lang. Muli, ako si Bok. At ito, ang aking secret file.